Well, 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 mga kapopong, kumusta? Well, straight to the point na tayo, ha? Well, maliban kasi dito sa sariling stadium ni Senator Manny na pag-uusapan natin, ay ipapaliwanag ko rin sa inyo itong pangbabash o pambabatikos dito sa asawa ni Senator Manny dahil sa milyones daw na pananamit nito. Well, huwag kayo magugulat sa mga amount na ipapaalam ko sa inyo mamaya, so huwag na natin patagalin pa at simulan na natin. Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay totoong kahit kasi sa Amerika, ay parang naging icon na kasi para sa mga bilyonaryong tao doon na magkaroon ng sariling arena o ng mga stadium. Well, tulad nga nitong bilyonaryong si Mark Cuban, na itong buong stadium na ito eh, kanyang inupahan at siya na mismo ang nagmamanage nito until year 2031. Na kung hindi naman niya ito gagawin, ay wala namang magagamit ang kanyang sariling NBA team na Dallas Mavericks. At siyempre dito sa Pilipinas ay papahuli ba itong pastor na si Apollo kay Buloy para naman dito sa kanyang 13 billion pesos na pinakamalaking indoor arena sa buong mundo. Yes mga kapopong, 13 billion pesos ang reported na halaga nitong istruktura na ipinapagawa ni Pastor Kibuloy. Pero siyempre papahuli ba naman itong si Senator Manny pagdating sa mga ganitong istruktura? Well, para pala sa mga hindi nakakaalam, ay totoong meron ring sariling stadium itong si Senator Manny sa General Santos. At itong stadium na ito eh, mayroong pangalang Pacman Sports Stadium, which is base naman sa article na aking nabasa online, ay binanggit na dati daw itong isang sabungan, subalit nagkaroon na lang ito ng restructure upang magamit na lang into different sports event. Well, siguro ito yung mga panahon na nagdesisyon na itong si Senator Manny na lumayo sa kanyang bisyong pagsasabong dati. At sabihin man natin hindi Mala Araneta Coliseum ang laki nitong stadium ni Senator Manny, ay still, milyong piso pa rin ang nilaan dito ni Senator Manny upang magamit lamang ito ng mga tao sa General Santos. Well, sa approximately 3.5 billion pesos ba naman na net worth ni Senator Manny eh, totoong madali na lang para sa kanya upang makapagpagawa ng mga ganitong istruktura. Anyway, since napag-uusapan na natin itong yaman ni Senator Manny, ay actually, ito rin ang ibinabatong issue hindi lang sa kanya, kundi dito mismo sa kanyang sariling asawang si Jinky. Well, siguro napansin mo rin itong isinuot ni Jinky dito sa laban ni Senator Manny, na base sa isang report, ay kung pagsasama-samahin natin itong lahat ng isinuot, at daladalang mga alahas at bag ni Jinky, ay aabot daw pala ito ng halos 2.3 million pesos. Yes mga kapopong, 2.3 million pesos. Well, bigyan kita ng halimbawa ha. Itong daladalang bag ni Jinky ay isang mini Lady Dior. At ang presyo naman nito ay nasa average 500,000 pesos pala. Yes mga kapopong, kalahating milyong piso para dito sa bag ni Jinky na ito. Pero para pala sa mga hindi nakakaalam, ay siguro kung dinala pa ni Jinky itong bag niyang Himalayan Birkin eh, baka mas pag-usapan pa siya. Dahil ang presyo nitong bag na ito eh, halos 15 million pesos. Yes mga kapopong, as in 15 million pesos. Na sa madaling paliwanag, ay yung dinalang bag ni Jinky sa laban ni Senator Manny Quiugas eh, isa lamang sa mga murang bag meron itong si Jinky. Pero ang malaking katanungan, eh bakit naman doon sa interview ni Senator Manny noong nakaraang araw eh, sinabi niyang hindi naman masyadong mamahalin ang isinuot ni Jinky doon sa laban niya Quiugas. Well, ito ang lilinawin natin mga kapopong. Ang akala kasi ng mga tao, ay yung mismong damit ni Jinky ang 2 million pesos na ibinabalita ngayon sa internet. Pero ang tunay pala na presyo nitong pink na damit na ito, at kung i-convert natin sa pera natin dito sa Pilipinas, ay aabot pala ito ng halos 44,000 pesos. Na kung i-compare natin ito sa presyo ng mga damit ni Jinky na isinusuot niya dati sa laban ni Senator Manny, ay totoo nga talaga na isa nga ito sa pinakamurang damit na isinuot ni Jinky sa laban ni Senator Manny. At yung almost 2.3 million pesos na ibinabalita sa internet tungkol dito kay Jinky, ay ang reality naman dito eh, mga alahas niyang daladala talaga ang nagpamahal dito. Well, malinaw na ba mga kapopong? And take note ulit mga kapopong na itong mga alahas ni Jinky na ito ay hindi na ito bago at matagal niya na talaga itong nabili. Pero ang tanong ulit, eh bakit nga ba marami pa ring mga kilalang tao ang nangbabash dito kay Jinky ngayon? At ang masakit pa dito, ay bakit tinatawag siya ngayon na insensitive? Well, isa-isahin nating sagutin yan, ha? Actually, hindi na naman bago na may mga kilalang tao ang nangbabash dito kay Jinky regarding sa pagiging materialistic nito. Pero sa tingin nyo, may masama ba sa ginagawa ni Jinky?
na para pala sa mga hindi nakakaalam ay kapag kasing tinawag kasi ang isang mayaman na isang insensitive ay ito yung mga tao na mahilig magpakita o maglabas o mag-flex ng mga bagay na nabili nito. So balit itong tao naman na ito eh, wala namang naambag o naitulong sa kapwa-tao. Well, ganyan ang totoong isang insensitive na tao. Pero pagdating naman dito kay Senator Manny at doon sa daang milyong piso na naitulong niya sa mga tao, ay hindi pa ba ito sapat upang ang sarili naman nila ang kanilang paligayahin sa pamamagitan ng pagbili ng mga bagay na gusto nila? At sabi nga ni Senator Manny na itong ginagastos naman daw nila na ito eh, hindi naman daw galing sa nakaw at galing mismo sa mga suntok at bugbog na natanggap ni Senator Manny sa kanyang pagboboxing. Well, mayroon pa ngang mga balita na ang karamihan pa nga raw sa mga tauhan ni Senator Manny sa kanyang opisina sa Senado eh, siya mismo ang nagpapasahod galing sa kanyang sariling bulsa. Which is, hindi na niya ginamit yung pondo niya sa Senado para dito. Well, ang reality kasi mga kapopong, ay mas nakakahiya kasi yung mga public official na noong nakaupo na sa pwesto eh, bigla namang yumaman kahit wala namang mga sariling negosyo. Na siguro pati ikaw na nanonood ngayon, ay posibleng may kilala ka rin dyan sa inyong lugar na isang public official na biglang yumaman noong maluklok sa pwesto at ang lakas pa mag-flex ng mga bagay na kanyang binili na galing naman sa corruption. Well, may kilala ka bang ganyan sa inyo? Anyway, dumako na tayo sa conclusion ng video na ito. Unang-una kasi mga kapopong, kahit sino mang kasing tao sa mundo, ay totoong gusto na magandang buhay hindi lang para sa kanya kundi para rin sa kanyang pamilya. Napapayag ka bang ikaw na breadwinner sa inyong pamilya? Na ikaw mismo yung nagtatrabaho at nagsusumikap upang paligayahin ng iyong sariling pamilya? Ay papayag ka bang gusugusumot at sira-sira na lamang ang kanilang isuot? Well, parang ganito lamang itong si Senator Manny. Dahil ang number one goal naman ng kanyang pagsusumikap sa boxing eh, syempre ang kanyang pamilya. Na sa tingin niyo papayag ba itong si Senator Manny na maranasan ng kanyang mga anak yung hirap na kanyang naranasan noong bata pa siya? Anyway, hindi naman natin masisisi ang ilan nating mga kababayan kung mayroon silang makitang kakaiba dito sa pamilya ni Senator Manny ngayon. Most especially malapit ng election na lahat-lahat ng makitang pagkakamali o negatibo sa isang tao na posibleng tumakbo sa kahit anong posisyon sa gobyerno eh, sisilipin talaga ng mga kalaban nito for the sake of politics. Well, ganyan ang sistema dito sa Pilipinas. Well, kayo mga kapopong, may tanong ako sa inyo. May masama ba sa ginagawa ni Jinky na pananamit ng mga branded na mga bagay? Well, syempre gusto ko malaman yan, so i-comment lang yan sa baba. Ito ay aking babasahin ng personal at pupusuan. At syempre kung may nalaman o natutunan ka sa video, ito ay mag-subscribe ka naman. At nandito na yung inyong mga shoutouts. At kayo rin mga kapopong, kung gusto nyo rin magpa-shoutout o mag-request ng video ay i-comment lang yan sa baba. At muli, ito yung teacher Popong na nagsasabing, Amo!